Welcome to Osaka! Good morning guys! Welcome back to another vlog. So today's the day that we're flying to Osaka, Japan. And nandito na tayo sa NAIA Terminal 3. Ngayon si Tokyo, nagpati tayo sa brother-in-law ko guys. Kasi yung license ko is student permit pa lang, kaya hindi pa ako pwedeng mag-drive mag-isa. So it's currently 5:35 ng umaga ngayon dito sa NAIA Terminal 3. And ang flight natin is at 8:30 ng umaga via AirAsia. So dapat alis ako guys ng alas 4. Kasi alas 4 ako nagising, kaya alas 5 na kami nakaalis. Then 35 minutes lang ang biyahe, di ba? Ang bilis dahil nag-skyway kami. So yun, tara, pasok na tayo. Mag-check-in tayo sa AirAsia. Ito na pala yung travel tax counter. So BCE daw. So ayan, tapos yung iba ay nandun sa kabila. Ayan. Nakapagbayad na tayo, 1620 ulit. So tara na at mag-check-in. There's our flight, Osaka, Z2188. Counter E10 to E15, check-in open. Let's go! Dito na tayo sa check-in counter. Konti lang yung pila, guys. Actually, ako na nga yung next, eh. Yan na yung bag natin, guys. As usual, yung malaki nating maleta. Ito lang yung hand carry natin. Got our boarding pass. So, ang hiningi lang sa akin sa check-in counter is syempre yung passport natin. Pangalawa yung vaccination certificate from VaxCertPH. Pangatlo is yung fast track QR code. So, yung fast track QR code, check ko na lang yun mamaya pagpasok natin dun sa loob. Ayan na ang immigration, guys. Konti naman yung tao. So, nakalusot na tayo sa immigration and nandito na tayo sa aking favorite na coffee shop, ang Bluesmith. Magte-take out tayo guys ng Spanish latte. So, wala palang tinanong sa akin sa immigration guys. Pag-abot ko ng passport ko, syempre all smile ako and nag-good morning ako, diba? Tapos, in-scan lang niya, tinignan niya yung mga tatak, visa and all. Tapos, yun, okay na. Tinatakan niya yung passport ko, pinicturan niya na ako. Tapos sabi niya, okay na sir. Tapos, ayun, di lusot na tayo. May mga nakita ako dun kanina na second interview. Siguro mga more than 10 yata yung nandun sa area ng second interview. Kaya nakakaba pa rin nung kahit na lagi ako nagta-travel. But yes, anyway, happy naman ako na walang tiyanong sa akin and nakalusot ko agad sa immigration. So, nag-take out ako ng coffee, guys. Then, hindi pa ako nag-breakfast. Grabe, from bahay, dumiretso agad kami ni brother-in-law dito sa airport kasi nga, feeling ko late na ako. Yan, Spanish latte. Punta muna tayo sa ating boarding gate and doon na tayo kakain. Mag-take out na lang ako somewhere here ng mga sandwich, gano'n. And we're settled here sa boarding gate. Ayan yung boarding gate natin sa likod. Gate 103. AirAsia kasi yung sasakyan natin, guys. Magkatabi sila nung intro. Pero wala ako dun sa boarding gate natin. Nandito ako sa Hong Kong na boarding gate. Kasi ayan o, walang tao dito. Maluwag. Tapos, nasa tapat tayo ng aircon. Kasi ang init dito sa NAIA, grabe. Medyo mainit dun sa part na yun. Kaya dito muna ako umupo. So yung regarding sa fast track, guys. Before kasi may SOS app siya, diba? Ngayon, fast track na siya. And mag-a-access kayo sa www.vjw.digital.co.jp. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below para may reference kayo. So, ganito yung itsura niya, guys. So, kung makikita nyo, naka-blue na siya. Sa una, naka-pula yan. Tapos, may tatlong section kang pipil outan. Number one, yung passport bio page. Pipicturean mo yon, tapos i-attach mo dito. And then, vine-verify agad siya ng Japan. Then, after a few minutes, marireceive nyo agad yung verification via email. Pag na-receive nyo yung verification na yon, balik ulit kayo dito sa website. Sagutan nyo yung questionnaire. Yung questionnaire, guys, mga basic information. Name, address, contact number, yung mga ganyan. Kailan ang dating mo, kailan ang balik mo, ilang araw ka sa Japan, address mo sa Japan, yung mga ganun. So, kaya-kaya yun ang sagutan nyo. After that, i-attach nyo yung vaccination certificate nyo. So, yung akin guys is, again, from VaxCertPH. Dinownload ko lang siya and recorded dun yung tatlong vaccination ko. Actually, naka-apat na vaccination na nga ako eh. Pero ang ginagamit ko pa rin and pinapakita dito is yung tatlong vaccination. Accepted naman
naman siya doon sa Japan. After nyo ma-attach yan, i-review yan ulit ng Japan. Tapos once ma-review, makakatanggap ka ulit ng notification. Tapos mapapansin nyo, magbu-blue na itong screen nyo. Pag nag-blue na yan, screenshot nyo na yan, pati yung QR code, yun na yung ipipresent ninyo pagbaba ninyo ng Japan. Ganun lang kadali yung requirements, guys, no? Kaya, go na sa Japan! That's our plane. Maliit lang yung plane natin, guys. Come on. Ayan, bound for Osaka, Japan. Welcome to Osaka, guys! So, let's clear the passport control first. Tapos, kunin natin yung bag natin. Gamit ko na nga pala yung packet natin. Kaya, sobrang bilis i-control, di ba? Ganda ng airport ng Kansai, guys. Oh. Sige, diretso muna tayo doon. Ayan, guys. Oh. Please prepare the QR code. So, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Na dapat may kulay blue na kayong QR code. Thank you! Sobrang ayos nila dito. Tignan nyo, oh. Sobrang organized, no? So, bumaba ulit tayo, tas iikot siyaan. Alright! Finally, nakalabas na tayo, guys, nung immigration tsaka customs. So, bawal kasi mag-video sa loob, kaya hindi ko na nakuhanan. Pero ang ginawa is fingerprint, tapos picture, and then tatatakan yung passport mo. May i-stick silang parang sticker na katabi nung visa, ganon. Tapos after nun, kinuha ko na yung maleta ko, tapos customs. So, andito na ako sa labas. Ayan. Sobrang iconic nitong kulay na to, no? Pag nakita mo tong kulay na to sa mga vlogs, malalaman mong nasa Kansai Airport ka talaga or Osaka. I'm so excited to go out. It's currently 2:10 in the afternoon here in Japan. It's 1:10 in the Philippines. So, ang gagawin natin, guys, ay kukuha tayo ng train ticket. Nankai Line going to Namba. Tapos from Namba, maglalakad na lang tayo going to our hotel. By the way, hindi na pala tayo kukuha ng SIM card dahil ginamit ko yung SIM card na binili natin sa Tokyo. Good for 90 days kasi yun, diba? Tapos 9 gig siya. Eh, hindi ko naman naubos yun nung nakaraan. Kaya yun yung kinoconsume ko ngayon. Paglapag na paglapag pa lang ng airplane, nung binuksan ko yung phone ko, nagamit ko agad, o diba? Tapos, hindi rin muna tayo mag-withdraw dahil may natira pa tayong cash. Nung last time na nag-Tokyo tayo, meron pa ako natirang 4 na lapad or 40,000 yen. So, yun muna yung gagastusin natin ngayon. Pwede naman tayo mag-withdraw sa mga 7-Eleven dito sa Osaka na mismo. So, wag na muna tayo mag-withdraw. Saka na lang kapag na-consume na natin yung 40,000 yen. So, tara, akyat na tayo sa train station. I'm so happy to be back in Japan. Ayun o, may signage na railways, guys. So, dyan tayo. Kakanan. Let's go. Railways. Tama ba? Dito ba tayo? Sige, ayun, no? Nakita ko na. Kansai Airport Station. Wow, may mga kulay pa yung ano. May mga natitira pang dahon, guys. Ayan, no? May mga konti pang natitirang dahon. Hindi pa nalagas lahat. And, oh my God. We are out dito sa Kansai Airport. And ang lamig. Ito na naman tayo. Bibilangin nyo na naman kung ilang beses kung sasabihin yung ang lamig, guys. Pero yung lamig, pleasant pa. Kasi tanghali pa, guys. I'm so excited. Ayan, no? Railways. Doon yata tayo bibili ng tickets. So. Ticket office. There. Ito na pala yung Nankai, guys. Diyan tayo sasakay. For Namba, Shin Imamiya, Tenga Chaya, Wakayamashi. Pero doon tayo sa Namba, di ba? Dito tayo. Nankai Ticket Office. Konti lang yung pila. Hello. Train to Namba. Free seat? Just one. 930 yen. So ito yung price ng ticket, guys. 930 yen yung free seat.
Ito yata yung may reserve seat. Dito lang tayo sa free seat, syempre. Ito yata yung next na biyahe. 3:05. 2:15 pa lang. So parang mga ano pa guys. 40 minutes, ganyan. So hindi pala alas 3 yung next oras guys. 2:26. So 2:15 ngayon, sabi niya, makakahabol daw ako na within 10 minutes, aalis yung tren. So kaya ko pa daw humabol. Parang ganun yung sinabi niya. So tara, kaya natin yan. So far, I'm loving the ano guys, the packet. Kasi andali lang i-ano. Andali lang niyang gamitin, andali niyang i-flip. Tapos sobrang handy, napakagaan. Hindi nangangalay yung kamay ko sa paghawak ng camera. Ang dami ko pang daldal guys, no? 10 minutes na lang alis sa tren. So bilisan na natin. Baba tayo dito. Yan ang aking malata. Nilagay ko na dyan yung hand carry ko na bag. Para isang maleta na lang ang dala ko. Tapos ayan na lang yung ating Anela bag. Ay, ito na pala yung tren. Nag-aandamig naman dito. Ayan yung tren, no? For Osaka Namba. Yan. Yan yung 2:26 sa alis. So chill-chill lang tayo kasi 6 minutes pa. Hanap tayo nung may upuan guys, syempre. Let's sit here. Alright, we're finally here sa Namba. It's currently 3:10 in the afternoon. Hindi na ako nahirapan tumingin sa oras dahil in-adjust ko na yung lelo ko, Japan time. Ay, ang lamig na. Okay, pang ilan lamig na guys. So, ngayon, mag-CR muna tayo. Bubuksan ko yung maleta ko. Ilalabas ko na yung coat na dala ko. Kasi malamig na. Para naman prepared tayo, diba? Hindi na ako nag-shorts ngayon. May dala tayong makapal na coat, ganyan. Pakita ko sa inyo yung Namba Station. Oh, diba? Ang ganda na ng packet. Isang flip mo lang. Tama ba yung nilalakaran ko, guys? Kailangan nating humanap ng comfort room. Ayan, nahanap ko na yung comfort room. Grabe, na-miss ko yung CR ng Japan. Alam mo, yung pag-umbo mo pa lang sa toilet, ang init. Tapos, basta masarap. So, buksan muna natin yung maleta natin at kunin na natin yung coat natin. Diba? Prepared tayo, guys. Aray, bigat. Okay, so it's time to wear the coat dahil malamig na. Let's go. Ayan, naka-coat na tayo, guys. Okay ba? Medyo mahaba tong coat na to. Saktong-sakto for the winter weather. Let's go and head to our hotel. Pero bago pala tayo pumunta ng hotel, syempre kakain tayo guys ng ramen. Kakainan natin is one of the best ramen shops dito sa Osaka. Diba? Unang Osaka vlog natin, ramen agad. Dito yata tayo lalabas. Ayan, dito tayo lalabas guys. Ang lamig, dito pa lang. Naramdaman ko na yung lamig. Ay, mali, icy lang pala yun. Dito pala tayo guys. Hindi pala tayo naka-IC. Naka-ano tayo? Ticket in. Pero bakit naka-red? So, bawal ba? Bawal. Ayun, ito pala. Okay, naka-green. Yan o, ticket in. Okay. Yay! Ang lamig. North exit, subway, Kintetsu line. Oh! Kintetsu line. Namiss ko yan. Pero mas namiss ko ang JR Yamanote line. Paano tayo pupunta guys ng Dotonbori? Kasi yung napili kong hotel is malapit lang sa Dotonbori. So doon na tayo kakain ng ramen mismo sa Dotonbori guys. Grabe, I am so excited to go out. Iba talaga ang saya sa Japan. Iba talaga ang sarap ng travel sa Japan. So excited. Excited din ba kayo?
Hanapin natin yung pa. Ayun o, nakita ko agad, Dotonbori signage. Yay! Ayan guys, so Midosuji. Wow, namiss ko rin yung Midosuji line. Yung subway line dito. Shinsaibashi, tapos Dotonbori. Yay! Let's go! Guys, ito na. Alam nyo ba, nananampal na naman yung lamig. Ayan o, yung hangin, grabe. Hindi pa tayo nakakalabas ha, as in palabas pa lang tayo nung pinto. Dadayin na naman yung labi ko nito, tapos magsusugat na lang yung kamay ko. Pero ready na tayo guys, prepared tayo sa moisturizer tsaka hand cream para hindi magsugat yung mga daliri ko. Uy, wow, lamig. Ayan o, ayan yung entrance guys. OMG, ang lamig. Wow, lamig. Okay, so saan tayo? Kaliwa or kanan? Teka, mag-google muna tayo. Okay, Google says, dito tayo dadaan. Kaliwa. Tapos kakanan tayo dyan. Wow, ang lamig guys. Grabe. Winter feels na talaga. This is way colder than sa lamig na naranasan natin sa Tokyo. Ito, mas malamig to. Of course, kasi winter na, diba? Sorry guys, so bibilang na naman kayo ng lamig, ang lamig. Ang lamig kasi talaga. This is winter in Japan. Super cold. Guys, naabutan pa natin yung ibang puno. May mga dahon pa, oh, kita nyo. Ang ina-expect ko, lagas na eh. Pero naabutan pa natin siya. May paunti-unti pang mga kulay yung mga dahon. I remember dito kami naglalakad nila sister noong time na nandito kami. Kasi sumasakay kami dyan sa Namba Station. Oh, yung lamig. Guys, I'm so happy to be back in Japan. Oh my God, ang ganda. Guys, abutan pa natin yung fall foliage dito. Ayan o, oh my God. Isang lamig. Isang magkakalinyang puno na kulay dilaw na. Although, halos wala nang dahon, no? Nalagas na siguro yung iba. I remember nung naglalakad kami dito last winter, January, ubus na yung mga dahon, guys. Guys, alam nyo, I'm so happy. Kasi hindi ko naabutan to sa Tokyo, di ba? I mean, mas nauna ako kaysa nagkulay yung mga dahon sa Tokyo, di ba? Nung nandun tayo, kulay green pa yung mga dahon. Dito, dilaw na dilaw. Ang saya. Oh my God. I can't contain my happiness, guys. Napakasaya ng feeling. Malapit na tayo dun sa mga magkakalinyang trees. And malapit na tayo sa Dotonbori. Naalala ko tong daanan na to eh. Malapit na tayo doon sa may Glico sign. Kikita nyo na, dyan tayo magpipicture sa mga nakahilerang mga puno na yan. Grabe, ang lamig na. As in, naninigas na yung kamay ko. Mamaya bibili tayo ng heat pack. Pero sa katawan ko guys, okay naman kasi nakatatlong layer tayo. So itong coat na to na makapal, tapos meron tayong button down, tapos naka t-shirt tayo. Although may dala din akong heat tech. So mamaya pag check-in natin sa hotel, tapos paglabas natin, mag-heat tech na tayo. Kasi for sure, mas malamig din mamayang gabi or hapon. 3:30 na eh, di ba dito sa Japan, kapag mga 4:30 to 5, ano na, padilim na, tapos sobrang lamig na. So I guess in a bit, ano yan, lalamig na talaga yan ng sobra. Napansin ko lang dito sa Osaka, mas maraming nagbabike kesa doon sa Tokyo, di ba? Ayan na yung mga puno, guys. O, di ba ang ganda nilang tignan? Diyan tayo magpapapicture for Instagram. Kung gusto nyo makita yung picture ko dyan, guys, follow nyo lang ako sa Instagram at jmsjourney24. And sa Facebook na rin, JM Bankisho. Ayan na, guys. Ang ganda. OMG. I remember this alley. Dito kami naglalakad nila sis. Pero itong nilalakaran natin guys, bicycle lane to. Ayan o, nakita nyo may kulay blue-blue. Sige, picture muna tayo dito guys. Oh wow. Guys, look. Yakiniku-like. May yakiniku-like pala dito sa Osaka. Nagutom ako bigla. Ito na, dito tayo magpipicture. Tignan nyo ang ganda ng mga puno. Nakikita ko na yung Glico sign guys. So tatawid tayo dito sa kabila. Ayan na guys, so nakikita nyo Ichiran. Ingat-ingat lang dito sa pagtawid kasi ayan o, may mga stoplight na ganito kaliliit. Tapos may mga bike, may mga nagsiscooter. So
So, hintayin muna natin bago tayo tumawid. Huwag tayong pasaway dito, guys. Tingnan niyo yung mga Japanese, guys. Masunurin sila. Oh, 'di ba? Tatawid lang sila kapag nag-go na. Kahit na napakaliit lang nung tatawiran, hinihintay talaga nila, no? So, tayo, syempre, as a tourist, dapat sumunod din tayo. Aray, bigat ng maleta ko. Wow, ang ganda ng Osaka. Ito na ang Dotonbori River, guys. Ayan na ang Glico sign. Ayan o, nakita niyo yung Glico sign. Kaso struggle pala dito pag may maleta. Tignan niyo yung bababaan natin. Punta tayo doon at magpipicture tayo doon. Bahala na sa maleta, guys. Bit-bitin na lang natin. Ayan o. So, bubuhati natin siya pababa. Kaya natin yan. Aray, yung bigat! Ah, pwede naman palang pagulungin. Kasi hindi kaya masira yung maleta ko sa ganito-ganito. Oh my God, I'm so happy. I remember, guys, the first time I saw this, nagtatalon talaga ako sa tuwa. Sobrang saya ko nung una ko nakita yan, no? The Glico sign. Dito na tayo siguro magpicture sa baba. Kasi yung photo spot talaga, guys, dyan sa bridge, nakikita niyo yung maraming tao na yan. Dyan kasi talaga maganda yung view. Pero try natin magpicture dito. Nakapagpa-picture na tayo sa Glico sign. By the way, nagpalit pala ako ng coat, guys. Baka magtaka kayo. Naka-blue ako kanina, di ba? Kasi parang mas maganda itong pag-picture kaysa dun sa blue. Kasi nga yung blue ang kapal dahil nga may mga foam-foam sa loob. Kaya nagpalit ako ng coat para maganda ang picture natin. Ngayon, bago natin puntahan yung ramen shop, dito hindi pa kasi ako nakapag-picture sa mga puno-puno. Mag-picture muna tayo dun. Dito na tayo dumaan kanina, di ba? Pero hindi kasi ako nakakuha ng magandang shot. So, picture muna tayo dito. Siyempre, sulitin na natin, guys, no? Dito na tayo. Tsaka habang may araw pa. Kasi maya-maya, lulubog na yan. Alright, takapag-picture na tayo dito, guys, sa mga punong magaganda. Again, kung gusto nyo makita ang picture natin dyan, follow nyo lang ako sa Instagram account at jmsternie24. By the way, parang dito na tayo kakain, guys. Kasi yung ni-research kong ramen is hanapin lang daw yung dragon. Ito na ba yun? Tingnan nyo. Ayan o, may dragon. Kaso, tayuan. Alam ko meron pang isa nito sa ano sa loob ng Dotonbori. Siguro yun yung hanapin natin. Sige, dito tayo dadaan. Pabalik sa may ano, Dotonbori area. Ang pangalan ng ramen shop na pupuntahan natin, guys, ay Kinryu Ramen. So, isa yun sa mga sikat at pinakamasasarap na ramen shop dito sa Dotonbori, Osaka, Japan. I'm so excited to be here, grabe. No oras na ba? 4:10. And, onti na lang, magdidilim na. So, bilisan natin. Ina-expect pa naman makakapag-check-in ako sa hotel ng mga alas 3. Hindi pala. Hindi ko na-anticipate yung pagpipicture-picture ko ng matagal. Oh my God, ayan na guys, ang Dotonbori Street. Pakita ko sa inyo. Ayan na. Guys, so, Lord's Toast. Meron na tayong yan sa atin, di ba? So, hindi na tayo bibili yan. Ito yung sikat na chisu, ano. Tingnan yung haba ng pila. Sige, punta muna tayo dun sa ramen shop. Kasi itong exploring Dotonbori area, ihiwalay natin siya na vlog dahil magpo-food trip tayo dito. Siyempre, Osaka is the flavor of Japan, di ba? Tama ba? Basta something like that. Kaya magpo-food trip tayo dito sa Osaka. But for now, kain muna tayo ng ramen tapos mag-check-in tayo sa hotel. Alright, we're here guys. Kiryu Ramen Dotonbori. So, ang signage lang guys is yung dragon. Hanapin nyo lang itong dragon na to. Kung gusto nyo rin, kumain dito. Teka, ipakita ko sa inyo yung harap ng dragon. Yan siya. So, let's go. Kain na tayo. Yun lang. Walang English translation. Yan. Pero parang dalawa lang naman yung choices. I guess dito na tayo sa 800 yen. Pasok natin yung pera. Tapos, saka kapipindot dito. Dito na tayo sa 800 yen. Ticket. Tapos, sukli. Ito na naman tayo sa mga sukling barya-barya, guys. Ito na ang first order of business natin, guys. Tonkotsu ramen. Let's eat. Wow! Ang sarap! Sobrang rich! Yung soup niya parang ang bland, tignan. Pero guys, sobrang malinamnak. Umami!
By the way, Dotonbori Street ang background ko. Kita ko sa inyo yung ramen. It's a typical tonkotsu ramen, guys. The super lambot nung pork. Tapos, yung broth niya, alam mo yung parang sobrang tagal na nakababad nung pork. Ganun. And ang lambot nung noodles. Ang salap. Alam mo yun, ang sarap kumain sa tabi ng kalsada ng Dotonbori. Alright, we're done with our late lunch. Anong alas na? 4:30 and madilim na. By 5, ano na to? Darkness. Okay, so binabaybay ulit natin ang Dotonbori area. Dahil mag-check-in na tayo, guys, sa hotel natin. Ang hotel natin is 9 minutes away from Dotonbori. So parang ano din, no, sa Tokyo, yung Shinjuku and Shin-Okubo. Ganon din yung kinuha kong hotel ngayon, guys. Hindi sa mismong center kasi for sure, pag dito, medyo mahal. Like, nung 2020 na nagpunta kami dito, nag-Airbnb kami noon kasi tatlo kami nila sister, diba? Medyo mahal siya, guys, honestly. Eh, since ako lang mag-isa, ayoko naman gumastos ng ganun kalaki sa accommodation na Airbnb. Nasa sentro ka nga, mahal naman. Eh, dito na tayo sa may konting lakad. Tapos, ano naman, okay naman. Tapos, exercise din, diba? Malapit lang naman eh. So, from there, 9-minute walk, nasa Dotonbori ka na. Okay na din. By the way, guys, alam nyo, napansin ko dito sa mga Japanese, yung mga pabango nila, halos iisa yung amoy. Tapos, ang bango-bango. Ano kaya yun? May idea ba kayo, guys? Sa mga subscribers natin dyan na pabalik-balik na ng Japan, for sure, naaamoy nyo yung mga pabango ng mga Japanese. Di ba, ang bango? Tapos, parang halos pare-pareha sila. Comment down below naman kayo kung alam nyo para bibili tayo. Kasi, ang bango-bango talaga. Ang dami ng tao doon sa may Glico sign banda. Pero hindi muna tayo doon. Pakita ko na lang sa inyo mamaya kasi babalik pa naman tayo dito. And for sure, ilang beses pa naman tayo magpapabalik-balik dito sa Dotonbori area. For now, let's prioritize ang pag-check-in natin kasi magagabi na, guys. Di pa tayo nakapag-check-in. At para maiwan na natin yung maleta natin sa hotel bago tayo maglakad-lakad ulit. Ayan o, oh, yun din yung isang sikat na sign, oh, yung Dotonbori. So, padiretso tayo doon. Hindi ko alam kung kita na ba, pero ayan o, oh, nilagyan na nila ng mga Christmas lights yung mga puno. Mas kita pa yan mamaya, guys. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag medyo dumilim-dilim na. Ayan lang yung Namba Station, oh. Yung hotel natin, nandoon. Ayan, naghihintay na ako tumawid. May donkey rin dito. Hindi ko pa pala napakita yung donkey doon sa Dotonbori, no. Mamaya, papakita ko sa inyo. Tsaka mag-donkey shopping ulit tayo. Finally, makikita nyo na, guys, yung sinasabi ko sa inyo na super daming chocolates sa donkey dito sa Osaka as compared dun sa Shinjuku. Although, nakita ko yung mga comments ninyo, merong isang mega donkey sa Shibuya, no? Sabi nyo, mas maraming chocolates doon. Yun, hindi ko kasi siya napuntahan, kaya na-compare ko yung sa Shinjuku na mega donkey dito sa mega donkey sa Dotonbori. Yoshinoya, guys! So happy to be back in Japan! Vending machine! Dito yung mga puno dito, guys, lagas na, oh. Tiyan mo, parking lot ng Japan, ang ganda. Di ba? Pati parking lot, no, nagagandahan ako. Tingnan mo naman, napakalinis, guys. So, sarap i-drive to Tokyo dito. Wow, kala mo madadala natin si Tokyo, no? Hala, nakakatakot naman to. Tingnan nyo naman. Dotonbori Hotel, guys, puro mukha. Magulat ka, biglang bumukas yung bibig, no? Dotonbori Hotel. Ayan, sa kanto na yan, kakanan tayo. Hindi ko lang alam kung okay ba yung packet to sa low light, no? Hindi ko pa na-try. First time ko lang itatry. Sana okay. Ang daming convenience store.
Nakakita kong bumili na ng favorite nating Pilokuro. Bibili tayo nun bago tayo makarating ng hotel, syempre. Ito lang naman yung mahirap sa una. Kasi syempre may dala kang maleta, di ba? Pero sa mga susunod na araw, madali lang natin malalakad to. Ayan na, tawiran guys. Abot pa kaya tayo? Hindi na tumunog eh. Hindi na yata. Ito na yung Namba Station kung saan tayo galing kanina. Tapos, dito tayo kakanan. Diyan ba na yung hotel natin? Dito yung Dotonbori area. Lamig, grabe. Ito yung Dotonbori River ulit. River? Dotonbori River. Ayan, tama na. Baka mabash ako guys. Para kung sisipunin sa lamig. Or dahil mainit yung ramen, tapos medyo maanghang-anghang. Sobrang lamig. Kaya kayo guys, kung pupunta kayo dito anytime soon, syempre winter na, mag-prepare talaga kayo ng makakapal na jackets, coats, shawl, gloves, ganyan. And ang wag na wag yung kalimutan, magdala kayo ng gamot guys. Hindi lang sa mga winter countries, no? Ako, kahit saan ako pumunta, may dalataga akong gamot. Kahit na sa mga may init na countries like Thailand, Malaysia, yan, may mga dala akong gamot dyan. Pero extra special yung dala akong gamot ngayon guys. Kasi nga, winter, kabilin-bilinan niya nung tita namin na taga Japan, si Tita Mai. Na kapag pupunta kayo ng winter sa Japan, magbaon ng maraming gamot like Biogesic, Bioflu. Kasi nga, papasukan ng lamig yung katawan mo, maaari kang lagnatin. Kaya mabuti na mag-ingat, di ba? Buti na lang nung nag-autumn tayo sa Tokyo. Hindi tayo nagkasakit noon, thank you Lord. Kahit na super lamig noon, tas mali yung outfit natin. Ngayon pinaghandaan ko na guys. May pahitek na si Mayor. Maglakad ka nga lang ng ganito, ang peaceful na eh. Kaya alam mo yun, kahit na pagod ka kakalaka dito sa Japan, ang peaceful naman ng paligid. Tapos ang mabait ng mga tao, safe. Hashtag I love Japan. I guess pangalawang kanto yata. Kakaliwa na tayo para doon sa hotel natin. 4:50 ng hapon guys. Magdidilim na. Parang sa Tokyo lang. Diyan yung Shinsaibashi Station. Midosuji Line. Pag dinerecho mo yan, diyan na yung Shinsaibashi Street. Tapos yung lusot nun is yung Dotonbori na. Doon kami nagstay guys. Nung nakaraan, nag-Airbnb kami sa Shinsaibashi. Kaya super lapit namin sa Dotonbori. Ewan ko, tignan natin kung madadaan na natin yun mamaya. Para mapakita ko sa inyo. Malapit na tayo. Sabi sa Google, 2 minutes na lang daw eh. Yan ang situation. Hila-hila ng malata. Ganun talaga. As a solo traveler. Nakikita ko na yung Family Mart. Bili na siguro tayo dito ng snack bago tayo pumunta sa hotel para makainom tayo ng favorite drink natin. Let's go. Dito na ako sa loob. Ubus na yung mga onigiri nila. Oh my god, our favorite egg sandwich. Na-excite. Where's our favorite drink? Where is it? Oh no, parang wala. Wala no. Oh no, wala guys. Okay, abort. Walang stock sa Family Mart guys. Tignan na lang natin, marami namang mga convenience store dito. Alas 5 na, dilim na agad, grabe. Ayan, mukha bang maliwanag sa DJ? Ito guys, so Matsumoto Kiyoshi ulit. Diba nakakita tayo niyan sa Tokyo? Apparently, mas mura mamili sa mga ganyang mga drugstore kesa sa mga donkey. Tried and tested. Uy, heat pack! Bibili tayo niyan mamaya, paglabas natin. Let's prioritize yung pag-check-in. Inabot na tayo ng gabi. Hindi ko in-expect to. To set your expectation, guys. Hindi pala siya parang Shinjuku and Shinokubo. Parang medyo mas malayo ng konti ito. Medyo lang naman. Or baka dahil feeling ko nga may bit-bit akong maleta kaya parang layong-layo ako. Parang mali yung na-research ko kaninang 9 minutes, guys. Kasi parang I've been walking for 15 minutes na hindi pa ako nakakarating. Ngayon, nung ni-research ko ulit, 20 minutes pala ang lakaran from the Dotonbori Glycosine hanggang dito. So, medyo malayo-layo, di ba? Kasi yung Shinjuku Shinokubo parang nasa 10 minutes lang eh. 10 to 15, ganyan. So, imagine niyo yung distance nun, doble nito, ganon. Kaya mas macha-challenge ng paan natin maglakad. Sa akin, I don't mind kasi masarap naman maglakad dito sa Japan, di ba? So parang it's a form of exercise na rin. And kapag magre-research ka kasi, lalo ngayon peak season na, ang mamahal na talaga nung mga malapit doon sa Namba, sa Dotonbori. Kaya for me, okay na talaga to.
Tapos, gagawa na ako ng separate vlog. Papakita ko sa inyo yung capsule hotel na pagsistayan natin. Tsaka kung magkano. Makapal-kapal pa yung mga puno dito, guys. Oh. Baka walang masyadong hangin dito. Ganun talaga yung basehan. No? Pag mahangin, nauubos. Ganun. Ayun, may Lawson. Tingnan natin dito, guys, kung meron silang pirukuro. Ay, sa drinks. Oh, there. Kita ko na, guys. Tenant. Yay! Our favorite. 137 yan. Yay! First order of business. Here in Osaka, Japan. Our favorite drink. Mmm! Ang refreshing. After nung 20 minutes na paglalakad, sarap. Ay, sa wakas, nandito na tayo, guys, sa hotel natin. Hotel The Rock. 20 minutes ka ang lakad, grabe. So, ito, makipot siya, pero mataas. Ayan, oh. Tapos, nandun yung signage sa taas ng Hotel The Rock. Pero, ang ganda ng neighborhood, guys, oh. Relaxing, tahimik. And, ang ganda ng parking sa harap niya. Tignan nyo. Medyo madilim lang siguro. Ay, pasok na tayo. Ang lamig, grabe. So, sige, mag-check-in na muna ako, guys. Isi-separate vlog ko na lang yung hotel and room tour nitong capsule hotel na pagsistayan natin ngayon. And, i-end ko na itong vlog na to kasi another vlog ulit tayo mamaya. It's either mag-Osaka food trip tayo sa Dotonbori or mag-winter clothes shopping tayo. So, isa sa mga yan ang gagawin natin mamaya. Ano oras na ba? 5:20 pa lang ng hapon, guys. Tignan nyo naman, parang alas 7 na. Kaya naisip po talaga dito, kailangan mag-umpisa ka ng maaga eh. Kasi alas 5 pa lang, gabing-gabi na. So ayun, mag-check-in na muna ako, magpapahinga ako. Lalabas siguro tayo mga around 7. Punta tayo sa Dotonbori area. So, i-end ko na itong vlog na to, guys. Again, I am so happy na nakabalik na ako ulit dito sa Japan. After a month, no? Last month lang tayo pumunta sa Tokyo. And now, we are here sa Osaka, Japan. So, I'm so happy. Abangan nyo yung mga vlogs na gagawin natin dito, guys, sa Osaka. Excited na excited akong ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang Osaka. So, madali lang naman yung naging process natin kanina sa airport. No, na-share ko na sa inyo kung ano yung mga requirements na sinabit natin or ipinakita natin. Ano yung mga process na pinagdaanan. So, alam nyo na yan para if ever napupunta man kayo dito, at least alam nyo na yung mga dapat nyong gawin and kung ano yung mga dapat nyong i-prepare. Maaring may mga magtanong sa inyo, no, ano yung insurance na lagi kong ginagamit. So, ang ginagamit ko talaga, guys, is safety wing. Kahit saan man ako pumuntang countries, ginagamit ko siya, Thailand, Malaysia, Japan, ayan. Safety wing ang ginagamit ko, guys. So, kung naghahanap din kayo ng travel insurance, ayan, ilalagay ko yung link sa description box below. Hindi naman na required ang travel insurance dito sa Japan, pero syempre, I highly recommend na kumuha pa rin tayo. Kasi syempre, it's for our own peace of mind talaga, no? So, before I end this vlog, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisha on Facebook and JM's Journey 24 on Instagram. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe please sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Osaka vlog. Bye!